Start na tayo sa ating tutorial. So, i-click natin ang start button. Tapos, dito, hanapin natin ang Microsoft Office Tools. Click lang natin ang Microsoft Office Tools. Tapos, ibaba natin, hanapin natin ang Word or Microsoft Word. Or dito sa akin is Word 2016. So, ito siya. So, pagkatapos niyan is click. Okay, so ngayon is, of course, pipiliin natin itong blank document because we are about to encode 2 paragraphs para magiging sample ko sa inyo. Okay, so i-click natin. Okay, so ito na yung blank document ng Microsoft Word. So, pwede tayong mag-start mag-encode. So, ganito pag may pula siya na underline, so ibig sabihin na misspelled mo yung word. Okay, so ang gagawin mo is, or mali ang spelling mo, so right click mo lang siya, transfer mo yung cursor dito, i-click mo lang siya, tapos right click, tapos you are going to choose the correct spelling of the word. So, ito yun, requirements, so, i-click lang natin. So, ayun, nawala na siya. So, sa taas, makita ninyo ang file, home, insert, design, layout, reference, mailings, review, and view. So, para pagandahin natin ang ating document, i-click natin ang home. Okay, so dito natin makikita lahat ng basic tools na kung saan ay magagamit natin kung paano pagandahin natin ang ating document para magiging kaaya-aya siya kapag isubmit natin sa ating teachers. So, ito yung okay, bold. Make your text bold. Okay, next is italic. Italicize your text. Next one is U, which is underline. Underline your text. Next, ito naman yung alignment, itong apat. F. Align your content with the left margin. So, left alignment is commonly used for body text and makes the document easier to read. Okay, next one is center alignment. Center your content on the page. Center alignment gives documents a formal appearance and is often used for cover pages, quotes, and sometimes headings. Okay. Next is align right or align content with the right margin. Right alignment is used for small sections of content such as text in a header or footer. Last one is justify. Distribute your text evenly between the margins or CTRL plus J. Justified text gives your document clean, crisp edges so it looks more published. Okay, itong sa itaas, ito yung tinatawag na font. Okay, font style. So, ang naka-default is Calibri Body. So, font. Pick a new font that your or pick a new font for your text. So, i-click lang natin to para mahanap natin ang maraming font na gusto natin.
click ko muna. Okay, so ito yung mga pagpipilian. Ibig sabihin, ito yung mga designs ng text or characters na gusto mo sa iyong document. Okay, kung document na isubmit mo sa teacher or sa office or mag-apply ka ng work, ang standard is Times New Roman. For the font size, ito yon. Ang standard font size naman is 12. Color naman tayo. So, ito yung gagamitin natin. Font color. Change the color of your text. Ang katabi niya is text highlight color. Make your text pop by highlighting it in a bright color. Maging background siya. Okay, ang page border ay makita natin sa design. So, nandun siya sa right. So, ito yung page border, watermark, page color, at saka page borders. So, dito natin siya mahanap. Click natin yung lalabas. Borders and shading. So, dito natin mahanap yung gusto nating design sa ating document. Yan, ito. So, mamili ka lang dyan. And, simulan na natin ang pag-edit. Unahin natin kung paano gamitin ang alignment. So, ito yung title. The title is Let's Define. So, gusto ko siya na ilipat sa center kasi nasa left side siya. So, all we have to do is i-highlight. Two options. Pwede nating i-highlight or pwedeng ilipat yung cursor. So, i-highlight ko siya. Tapos, i-click natin yung home. Tapos, i-click natin yung alignment na center alignment. Ito. So, of course, ilipat siya. So, ngayon, kung nakikita niyo sa left side, malinis na siya, straight na siya. Okay? Dito sa gilid naman, sa right side, pangit, no? Hindi siya straight, hindi siya malinis. So, gamitin natin ang justify. Okay? All we need to do is highlight natin yung first and second paragraph. Tapos, punta tayo sa home. I-click natin yung justify. Justify, distribute your text evenly between the margins. So, evenly. Ibig sabihin, lilinisin niya yung mga hindi kaaya-aya dito sa gilid. Kasi dito, okay naman dito. Straight naman. Pero dito, hindi. So, i-click natin yan. Since naka-highlight na siya, i-click natin yan. Ayan, luminis na. Straight na siya lahat. Yung or kung saan yung period, so doon lang siya nagiging vacant, pero dito straight siya. So next is, gusto ko na lakihan yung title, kasi maliit yung title natin, yung Let's Define is highlight, tapos i-change natin yung font size. Ito yung 11, since title siya, gawin natin 16. Oh, diba, lumaki na siya. 16 ang font size niya. So, gusto ko siya na magiging iba sa kanilang lahat or naka-bold. So, highlight natin, tapos click natin yung home, tapos click natin yung bold. Oh, diba, tingnan niyo result. Okay, next, gusto kong i-italicize yung text dito sa first paragraph and second paragraph. So, of course, highlight ulit natin. So, i-click natin yung mouse. Hold, tapos drag. Hold, tapos drag. Pababa. So, gusto natin i-italicize yung text. Click natin yung home. Tapos, i-click natin ito. So, tingnan natin, oh. Yung pagkakaiba. So, kung sa Bisaya, mara na siyang pinakatay, ba? Diba? Gusto ko is, may underline yung title na may pula para dito, no? May red siya. I-right click natin, tapos i-click natin to. So, nawala na. So, gusto ko may underline yung title. So, i-click natin ang title. Highlight natin yung title. Tapos, home. Tapos, underline. Tingnan natin. May underline na ang ating titles. So, usually sa composition writing, dapat may indention dito, no, sa first word of the paragraph or every paragraph.
dapat may indention or may space siya sa gilid. So gamitin natin yung tab. Hanapin niyo sa inyong keyboard, i-transfer natin yung dito yung cursor kanina. I-transfer natin yung cursor dito. Tapos hanapin natin yung tab sa keyboard, tapos i-click natin. So ayan. Sa second paragraph, ganun din ang gagawin natin. Press natin yung tab, T-A-B, sa keyboard. So, yan yung result. Sa spacing naman, spacing ng paragraph 1 and 2, kung nire-require ng teacher na ang spacing is single, so okay na to, naka-single na to ang spacing nito. Pero kung 1.5, so i-highlight natin siya, right click, tapos click natin yung paragraph, tapos line spacing, i-click natin siya, tapos i-click natin ang 1.5 lines, tapos i-click natin ang don't add space, i-zero natin ito dito, yan, dapat naka-zero, tapos i-click natin yung okay, so umextend na siya, okay, yung spacing nakita niyo. So, kung double space ang requirement ng teacher, dapat naka-double space yung paragraph ninyo sa inyong composition writing. Kung ganun ang requirement ni teacher, so highlight ulit natin. Tapos, right-click, paragraph, line spacing, 1.5 man yan kanina, so i-click natin. I-change natin ng double. Tapos, don't add space pa rin siya, naka-zero. I-okay lang natin. Ayan, naka-double space na yun. So, nakita niyo na medyo lumayo na siya ng konti compared kanina. Next, i-change natin yung font style or font face. Font face nito is Times New Roman kasi yun na nga ang standard font style. Highlight lang natin, click natin yung home. Yung Calibri Body, i-change natin ng Times New Roman. Ito na yan. So, i-click lang natin. Okay, so tapos 11 siya, ang standard font size natin is 12, so i-click natin, tapos i-change natin ng 12. So naka Times New Roman siya, ang font style niya is Times New Roman, ang font size is 12, pero sa documents, yung mga projects, hindi dapat siya naka-italicize, so i-click natin yung I para mawala. Oh, so yan na yung Times New Roman. Gusto ko ang color ng title is red para colorful. Highlight natin yung title, click natin yung home, tapos dito tayo sa font color, piliin natin yung red. Ayan, naging red na siya. Gusto ko na may background yung paragraph 1 and 2. Highlight natin, tapos home, yung katabi ng font color, so si text highlight color, i-click natin siya. Gusto ko yung ito para maganda, di ba? So yun na yun. Tapos gusto ko may page border, gusto ko may border para mas maganda, so i-click natin yung design, tapos hanapin natin sa gilid ang page borders. So, ito yun. Click natin. Tapos, art. Yung width niya is 1 over 2. Yung art, mamili tayo. Yung maganda. So, ito yung gusto ko. Colorful. Click lang natin. Para, tapos yung 20 na width niya, yung gawin natin 30. Para mas malaki. Okay. Whole document siya? Yes. Whole document. Okay. So, ito na yan. Gusto mo siyang i-save kasi gusto mo siya na ma-open ulit sa laptop mo or sa computer mo. So, pag i-save mo siya, i-click mo yung file sa itaas or file button. Next is click save as. Tapos this PC
Yes, i-click mo lang siya. Double click. Ayan. Tapos new folder. I-edit mo 'yan muna. Pangalanan mo para gusto mo madali mahanap. So pangalan mo na lang. Example is Marlon. MS Word Basic or Microsoft Word Basic. Tapos click open. Click mo pa rin ulit para ma-open siya. So nandito na siya sa itaas. Marlon MS Word Basic. So i-change mo na yung file name mo. Lagyan mo ng practice. Delete mo muna backspace practice. MS Word 01. Tapos click save. So pag again, wag mo nang i-click ang save. So pag hanapin mo ang folder mo, naka-save siya sa PC, tapos sa documents, this PC, documents, tapos hanapin mo yung pangalan ng folder mo. Okay, mamaya. Okay, click na natin yung save. So i-close na natin. So again, hanapin natin yung folder mo. Nakalagay siya sa this PC. Tapos document. Hanapin mo yung folder mo. Ito. Click. Right click. Open. Tapos click. Right click. Then open. So ayan na. So yun na yung lahat. So I hope may natutunan kayo sa tutorial na ito. So kung may gusto pa kayong i-suggest na gusto niyong matutunan sa basic ng computer, so i-comment niyo lang sa baba. Okay? So daghang salamat sa panonood and ingat po kayong lahat.